Shalom Alino, Yalkol Israel, ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Kiin anoy kolim lasot dabar ni gidhaimit, ilabiyad haimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Walang utos ang Diyos Israel na respetuhin nila ang mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ng mga taong walang espiritu ng Diyos na dapat respeto daw natin ang paniniwala ng iba tulad ng mga larawa ng mga santo di umano sa Romano Katoliko. Dahil iyan daw ang kanilang pinaniniwalaan, kaya dapat lang daw na irespeto. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na nag-utos ang Diyos o ang Misaya at ang mga apostol na respetuhin natin ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan? Ha? Datapuat, ang utos ng Diyos ay gibain, sunugin, at durugin ang kanilang mga Diyos-Diyos. Ayon dito sa Deuteronomio 7:25, mga kapatid, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Adonai. So, kahit ang mga ginto na ginamit nila sa paggawa ng mga larawan ay kasuklam-suklam pala sa Adonai, mga kapatid. Kaya sabi dito sa talatang 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa. Ha? Kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Tandaan niyo ito, mga kapatid, ha? Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, mula sa Senyor Santo Niño na yan, sa Santa Maria na yan, at sa iba pang mga santos-santos ninyo dyan na ginawa niyong larawan. Ha? Kasuklam-suklam ho yan, mga kapatid. Kahit ano pa yan, kahit black na sarin pa yan, santo ninyo pa yan, kasuklam-suklam ho yan, dahil lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay isinumpa o sinumpa, kapatid. Sinumpa ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ha? Una, yung Senyor Santo Niño nyo, sinumpa ho yan. Birhen Maria ninyo, sinumpa ho yan. Ayon dito sa Biblia. Oh, Isaiah 44:9, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Ha? Walang kwinta pala yung mga iskultor na gumagawa ng mga larawan. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan niyo. Yung Senyor, Santo Niño, walang kabuluhan yan. Yung Black Nazarene niyo, walang kabuluhan yan. Kahit ano pang larawan ni Kristo dyan, walang kabuluhan yan, mga kapatid. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kita niyo, lahat ng mga Katoliko, bulag at hangal. Pati pare, bulag at hangal pala kayo. Yun ang sinabi dito, ha? Ang Biblia ang nagsabi, hindi ako. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Kita niyo, mga kapatid, Isaiah 49:6 ito. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. So anong maidudulot niyan? Kasamaan. Ha? Kaguluhan. Mga kapatid, yan ang idudulot sa mga rebulto. Ah, kaguluhan sa buhay ang idudulot sa mga rebulto na yan. Hindi mabuti ang idudulot niyan. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ayon ang sinabi. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, mga lasinggo lamang, mga kriminal lamang mula sa mga prisuhan, mga ex-convict lamang
ang gumagawa ng mga ribulto, mga kapatid. Kaya't magsama-sama man sila, ha? At ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Oh, talatang 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao, ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Oh, yun ang ginagawa ninyo, mga Katoliko. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sidar, insina at sipres dito sa atin dito sa atin ang sagad nilang gamiton na ribulto, kahoy nga santol, mga kapatid. Oh. Maari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki o habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang diyos-diyosan. Oh, yan nga ang nangyari. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ah, di ba kahangalan ho yan, mga kapatid? Ha? Di ba ito ang ginagawa ng mga Katoliko? Oh, talatang 16. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." O, yun ang hangal. Ang natitirang kahoy ay ginagawa na nga niyang Diyos. Ang natitirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos sa kanyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Yun ang kahangalan talaga, mga kapatid. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Yan ang kahangalan. Sama ba sa istorya ni Señor San Vicente Ferrer, mga kapatid? Ayon sa aking nalalaman, yung Señor San Vicente Ferrer ay santo daw ho yan sa sunog, para sa sunog. Kaya yung nangyari na nasusunog ang ilang lugar, so timing naman na ang patron niya ay si Señor San Vicente, nagdasal siya kay Señor San Vicente. Señor San Vicente, pag nga ang kalayo, sa Misaya pa, pati ang kalayo, para hindi maabot, di masunog nga kumbalay. Hangtod nga, nagkaduol ang kalayo, nagkaduol ang kalayo. So, unsay gibuhat sa tao, tanaw niya nga di man gimutubag siyang pag-ampo ang usa ka imahin ni Señor San Vicente Ferrer. Iyan ang giitsa sa iyang bintana, gilabay. Paglabay niya sa bintana, dagan siya, tumakbo siya kagad, mga kapatid, para di siya masunog sa apoy. Ang nangyari, nasunog ang buong bahay niya. Kinabukasan, hinanap na niya si Señor, ang larawan ni Señor San Vicente Ferrer. Andun, nakikita niya, nakaurok doon sa kanal, mga kapatid. Nakaurok ang ulo doon sa putikan. Tapos sinabi niya sa kay Señor San Vicente, "Los-los mo teng. Kung wa pa nako ka ilabay sa kanal, sunog na unta karon." So, ito talaga nangyari dahil itong sinabi dito eh. Dumadalangin siya sa ribulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ngunit ang totoo, hindi yan makapagligtas sa iyo. Marami ng mga nasusunugan dito, mga kapatid, na nakikita natin, yung may-ari pa ng ribulto ang nagligtas sa kanyang ribulto.
Hindi ang reborto ang nagligtas sa kanya. Ah, siya ang nagligtas sa kanyang Senyor Santo Niño, hindi ang Senyor Santo Niño ang nagligtas sa kanya. Sila ang nagligtas kay sa larawan ni Birhen Maria, hindi naman ang larawan ni Birhen Maria nagligtas sa kanila. Yun ang kabaliktaran. Mga kapatid, kayo ang nagliligtas sa Diyos niyo, habang kami, ang Diyos namin, ang nagliligtas sa amin. O, talatang 18, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Talagang hindi nila naitanong yan sa sarili nila, kapatid. Talatang 20, ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. Kaya talaga, yung mga Katoliko nating mga kapatid, lubusan na silang naligaw ng landas, mga kapatid. Naligaw ang kanilang paniniwala. Naligaw talaga sila sa maling paniniwala. At mahirap na daw silang maituwid. Mahirap na talaga, maliban lang kung pinili kayo ng Diyos. Babaguhin niya ang isip ninyo. Magbabago kayo. Iiwanan yung mga ribulto nyo. Kaya kung pinili ka ng Diyos, ngunit kung hindi ka pinili, talagang hindi ka na mababago dyan. Talagang hanggang dyan ka mamamatay. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kaya makikipagdebate kayo. Gusto niyo ang patunayan na Diyos talaga yung ribulto ninyo. Hindi yan mga Diyos. Kung hindi yan mga Diyos, payag naman kayo na hindi yan mga Diyos. Pero bakit ayaw niyong durugin namin? Bakit magagalit kayo pag durugin namin mga Diyos sa mga larawan ninyo? Hindi naman yan, mga Diyos. Bakit sinasanto ninyo? Bakit niloluhuran ninyo? Bakit sinasamba ninyo? Ha? Dito tayo sa Jeremiah, G-Stress. Ang dinidiyos nila'y hindi maaasahan. Talagang hindi maaasahan ang mga ribulto. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Yun ang ginawa niyo talaga. Pag hindi niyo ipako yan, talagang malaglag dyan mula sa altar ninyo. Ha? Pinakuan nila upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Uy, parang pahoy o tao-tao sa basakan o tao-tao sa palayan pala, mga kapatid. Parang pahoy ho yan. Kita ka ng tao-tao tao-tao sa basakan, mga kapatid. Sininaan, lukayra na siya, parang pang-abog sa maya. Parang ganun lang pala ang bili o ang presyo o ang ng ribulto ninyo. Parang pahoy lang pala. Paano makagaba yan? Dili makagaba, hindi siya makagawa ng kabutihan o anumang masama. Dahil walang kwenta ho yan, mga kapatid. Hindi nakapagsalita yan. Ayon dito ha. Tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, ang mga Diyos-Diyosa nila. Hindi nakakapagsalita. Pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Yan ang nakikita natin sa mga Katoliko. Sa tuwing pinoprosesyon nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pinapasan nila sa kanilang mga abaga. Di ba? Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa
ng masama at wala ring magagawang mabuti. Kaya hindi ako natatakot dyan, mga kapatid. Ilang sako na ang dinudurog ko at sinunog ko ng mga ribulto. Noong ako ay 23 years old pa lang, mga kapatid. Ilang sako na ang ribulto ang dinurog ko. Iba-iba, may mga Senior San Vicente, may Santa Maria, may Birhen Maria, may Santo Niño, may Santo Cristo, may mga krusipiho, may mga Santo Niño na green. Basta ay lahat, halos lahat ng mga ribulto, dinurog ko na yan. Sakosakong ribultong dinurog ko noon. Noong 23 years old pa lang ako, ngayon, ilang taon ako? Ha? Ilang taon ako? Walang nangyari sa akin. Bakit? Walang katotohanan yan. Kasinungalingan lang ang lahat ng mga yan. Parang pahoy lang ho yan. Sa basakan, pananakot ng mga ibon. Ha? Parang pahoy lang ho yan sa palayan, pananakot ng mga ibon. Ha? Walang kapangyarihan yan, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Talatang 8, silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyos ang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binaluta ng pilak na galing sa Tarses o galing sa Espanya at ng gintong mula sa upas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisa ng kulay ubi at pula. Ito pala ang tinutukoy, ang mga Romano Katoliko pala ang tinutukoy dito sa Jeremias, mga kapatid. Binihisa nila ng kulay ubi at pula na hinabi naman ng manghahabing sanay. Talatang 14, sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang. Malalagay sa kahihiyan bawat panday sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Kita nyo? Hindi totoo ang mga Diyos-Diyosan ninyo at walang buhay. So, paano ka matatakot dyan? Kaya hindi ako natatakot. Kaya hinamon ko kayo, mga Katolikong pare, mga CFD, lay minister, mga Katolikong diputado. Idalhin nyo sa akin yung pinakasagrado ninyong ribulto, yung sinabi niyong lumuluha ng dugo, yung sinabi niyong sumasayaw, gumagalaw, di umano sa sarili. Dalhin nyo sa akin yung sinasabi niyong marami ng himala na nagawa, nakapagpagaling na ng maraming tao. Aladalhin nyo sa akin, dudurugin ko yan na walang takot. Para patunayan ko sa inyo na totoo ang Biblia. Walang kapangyarihan ng mga yan. Gawa lamang yan ng mga taong lasinggo. Binintahan ng mga paring lasinggo din. So, anong kapangyarihan ang nasa kanila? Wala talaga. Kasinungalingan lang ho yan, mga kapatid. Talatang 15, sila'y walang silbi sapagkat likha lamang ng pangdaraya. Kita nyo? Walang silbi ang mga Diyos-Diyosan nyo, mga ribulto nyo, mga santo ninyo dahil likha lamang yan ng pandaraya. Dinaraya lang ninyo ang mga tao. Gihimura sila nga pangilad, mga kapatid. Giilad na ni Magellan. Kaniadto silang dato humabon sa larawan ni Senyor Santo Niño. Pandaraya lang yan. Sabi dito sa Jeremias, wasakin ninyo, wawasakin silang lahat ni Adonai. Ngunit, hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging bayan, maging kanyang bayan. Adonai ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't
ang sinasamba namin ay ang iisang Diyos lamang ng Israel, mga kapatid. Hindi namin sinasamba ang mga Diyos sa ibang bansa, hindi namin kilala yan. Ha? Ang sinasamba lang namin ang nag-iisang Diyos sa langit, ang Diyos ng Israel. Ha? Salmo 115:3, anong sinabi dito? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos, ang Diyos ng mga Katoliko, ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Ha? May bibig sila, ngunit hindi nakapagsalita, nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi makakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig, ay wala kang marinig sa mga ribulto na yan, dahil gawa lang ho yan ng lasinggo. Ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Anong ribulto? Di ba patay? Kaya't kayong mga Katoliko ay katulad na rin sa mga ribulto ninyo, sa mga larawan ng mga santo ninyo na walang buhay, walang espiritu ng Diyos, patay na kayong lahat sa mga mata ng Diyos. Ha? Pag hindi kayo magbabago, hindi nyo iwanan yan, ang mga Diyos-Diyosan yan, mga ribulto niyan, patay na kayong lahat sa mga mata ng Diyos. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more, am Yisrael Kai. Mabuhay ang sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.